Balita ako, umiyak pa daw ah. Ano ba kasing napeld, ano bang kinapeld mo nung unang ano? Guys ah, peld siya sa una. Ano yan talaga, dito tayo sa kanan eh. So, anong nangyari ba? Ikwento mo nga sa amin. Wala, yung... pabalik na kasi kami noon. Pabalik na kami, matagal na yon. Tapos, pabalik na kami noon. Naman, feeling ko naman okay na. Tapos, itong nag-green light naman kasi mag-go naman na ako eh doon sa mountain, ang dami-dami naman kasi mga balik doon. Nag-stop ka noon. Nag-stop ako kasi naantay. Morning. Nakakakro-cross lang natin ng border dito sa Imerson. Ngayon bukas itong timbangan nila. Ito madalas ako ditong ma-inspect eh, kaya kailangan pasukin natin. Baka mamaya inspection na ulit tayo. Bukas ang government scale dito sa sa Emerson border. Shoutout nga pala sa lahat mga kaibigan ha. Muli nagpapasalamat ako sa inyo, walang sawang panunod at pagsuporta sa video vlog nila kay check me out in my YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Yun, ito na tayo. Okay, depart. Alright. At least hindi tayo pinahinto. Let's go. Dire-diretso na tayo mga lode. Manitoba na tayo. Gis na. Kunting-kunting patak ng isno. At the end of the street, turn left. Ayan guys. Highway 75. Meron pa tayong mga isa't kalating oras mula dito hanggang sa delivery natin. Ayan. Continue on Highway 75. Medyo ayan, pumapatak ang ulan pero snow na yan. Baka sakaling ganyan lang hanggang doon sa Winnipeg. So far para hindi na tayo hindi na tayo mapasabak sa snow doon at madulas. Alright guys, Winnipeg na tayo. Slushy. Halos walang makita. Ay, slushy. Nagtutunaw pa ang yelo. Pero at least kahit pa paano, hindi masyadong nag-i-snow rito sa Winnipeg ha. Kita nyo naman ang karsada, no? Ano pa siya? Slushy, natutunaw yung yelo. Pero ito yung delikado kapag ka ito, nagkaroon ng shield, yung windshield na sinasabi.
patitigasin niya yan. Pag naprosen niyang tubig sa karsada, titigas yan, magiging yelo. Madulas na yan, mga lodi. Yan ang cause ng aksidente. Alright. Alright guys, nagbabalik tayo. Dito na tayo ngayon sa mismong city of Winnipeg. Malapit na tayo sa ating dideliveran, mga 1 kilometer na lang. Good thing kasi dito sa city mismo, hindi siya masyadong matraffic. At hindi siya snow at hindi malamig. Positive 3 ang temperature natin. Ayan guys. Ang dideliveran natin is 1360 Inkster Boulevard. Lapit-lapit na tayo. Mga ano lang. Ito yata yun eh. Itong malaking building na to. O, hindi naman siguro itong Sobeys yun. Right side yun eh. Ano ba? Sobeys ito. Dito. Plus 3 degrees. Ayos. Hindi malamig. Ano bang building kasi yun? $16.50 sabi niya yan. Alright you guys, nakapag-check-in na ako sa loob. Doon. Yan. Tapos atras tayo dyan sa door nila. Ganda na mga ano nila rito. Talaga naka-roll up pa. Ang ganda pala rito. But anyways. Ano muna ako? Okay. Dahan-dahan lang tayo dito sa ano kasi medyo ano to eh, dikitan to eh, baka mami biglang bumagsak sa mukha ko yung ano eh. Dahan-dahan lang kay baka mami biglang bumagsak sa mukha natin yung karga natin kasi punong-puno eh. Okay, dandahan lang. Ala. Op, okay, hindi. Labo, punong-puno. Doon sa dulo. Bagay, magaan lang naman to guys eh. Hindi ako masyadong nakakonsumo ng ano gasolina. Punuan. Atrasan natin yan. Yeah. Door number 4, duct number 4. Unaka lang muna. Ayan, at least kahit pa paano pag natapos to, makauwi naman na tayo.
Home time, home time. Opa. Pakahigpitan ito, mahigpitan ah. Handa lang. Baka may sumabit eh. Okay. Baka sumabot tayo. Baka may sabitan tayo dyan. Pidiritso natin para makita natin. Ah, sumabit tayo sa kabila eh, delikado. Saktong-sakto pala itong ano na to para maiunat natin itong truck at saka trailer. Saktong sakto sa butas. Napakadelikado naman yun. Baka mamit sumabit pa ako dun sa ano. Punasan ko nga muna. Punasan muna natin para makita natin. Lalong lumabo naman. Para makita natin. Yan. Mahirap na, baka mamaya sumabit pa tayo ron. Hindi nga lang muna. Yan, ayusin natin. Case. First time ko pa naman umatras sa ganitong klaseng. Mayroong harang dyan, may harang dyan, may harang dyan. Hindi ko makakita. Tama pa ba yung ginagawa ko? Pambira. Baka masagi pa yung pintuan eh. Masagi pa yung pintuan dyan sa may ano eh. Kasi sa loob hindi mo na makita eh. Madilim na sa loob eh. Kaya mahirap mag-de ano-ano eh.
Nakikita ko yung isang ilaw doon. Okay. Paglabas, daan-daan ulit. Baka mama, tumama pa sa ano. Yun. Alright guys. Alright you guys, nakuha ko na yung papel. Tapos na tayo dito. Abante na natin. Tara, uwi na tayo. Si Mrs. nasa palengke yan, sa grocery. Bumili ng rericado dun sa sasapawan. Tama-tama ito. Para naman makapagpainit tayo guys. Makapagsabaw-sabaw naman tayo paminsan-minsan. Kay malamig na panahon. Sabaw-sabaw lang. Ganda lang kasi baka mamay sumabit pa yung pintuan ko dito sa pintor nila rito eh. May babayaran na naman ako pagka nagkataon. Walang libre dyan. Bayad yan pare. Okay. Sarado muna natin. Woo! Sarado muna natin ang trailer. Alright. Okay, yan, malinis na malinis, walang natira. Yung tama yan. Let's go. Woo! Malamig, malamig. Kaya masarap ang sabaw. Makapagsabaw-sabaw tayo. Diyan ka lang muna. Let's go mga idol. Diyan ka lang. Okay, perfect. Okay. Makauwi rin tayo mga lute. Oops, tumba yung aking plato ah. Mag-i-isno yata. Huwagan natin si Mrs. Nasaan na kaya siya.
Alam mo, namang base sa pamamalengke. Kita na lang kami doon sa yard, guys. Alright, you guys, andito na tayo sa Turk Enterprise. Na-drop ko na yung trailer. Huling ikot na lang dito sa trailer natin bago natin i-unhook. Kasi baka mamaya may damage, may report natin. Yan. May mga patak-patak ng ano, guys, ng isno, nagliliparan. Kumbaga sa ano, Ambon. Okay, so ilaw, lahat gumagana sa taas. Okay. Post trip. Ganda. Busy ang torque ngayon, ha? Oh. Walang mga owner operator na naka-day off, ha? Yun. Tapos, dyan na natin ito. Doon na rin, guys, si Mrs. Nag-aabang. Punta na lang natin doon sa ano. Alis natin ng airbag. Okay. Tapos lapitan ko doon. Okay. Park muna tayo dun sa gilid na yon. Doon, tapos papasukin natin si Mrs. Para sa ganun eh, makuha na natin na niya yung mga gamit-gamit ko rito. May uwi natin, mahugasan. At saka kung ano man. Ayan, guys, andito na si Mrs. Ayong mga kargamento, mga ano eh, lalabahan niya. Kaya mo, Han? Tabot ko na lang sa'yo. Tabot ko sa akin. Sige. Tapos uwi na kami kasi atid natin yung si Ate Paypay kasi papasok sa trabaho. Okay. Yan. O, itong kape mo. Padala na lang to kape ko dyan, ha, no? Yan. Kasi park ko itong truck natin doon. Sa parkingan doon. Para sa ganun eh. Hindi nakakasigabal dito. Okay. Ano yung mga truck nilang nakapag dyan, ha? Siguro tumakbo na lahat. Pati trailer dito, nagkakaubusan na rin yung trailer. Talagang busy sila yata ngayon. Park ko lang yung truck dito. Mainit naman, di ko na ipa-plug. Hindi niya kailangan ng plug to.
Okay, dito na lang guys. Neutral. Okay. Alright. Alright guys, andito na tayo sa karsada pa uwi ng bahay. Yan si Mami yung driver. Yan, so you guys can see. Nabili mo na ba lahat yung dapat bilhin? Mga gulay. Kasi nagluluto kami guys ngayon ng ano ah, ng sinigang o nilaga. May nabili si Mrs. nung nakaraang pang linggo na yung pag-uwi ko na baka may natira. Sasabawan nga namin. Tamang-tama sa malamig na panahon. Bili siya ng gulay na ihahalo. Tamang-tama naman. Maya-maya masusundo yung maliliit. Pero si Bakay nasa bahay na. Sundo na. Eh, ang kanyang ate, Paypay, ang nagbabantay sa kay Bakay. Masatid na lang namin siya kasi alas 3, maliliit na yun. Nagsabi na ba siya? Kailangan niyang sabihin. Siyempre, na pinikap mo ako eh. Nalilate siya sa work niya ng kasi alas 3 eh. Nung oras na. 2:43. Nalilate siya ng ano kasi makapagdating natin sa bahay alas 3. Sabihan ko na lang siya, lumabas na sila pag malalayo pa na. Dito tayo sa Macpilip. Eh, traffic na pag mga ganitong oras eh. Eh, ano din magagawa? Wala kang tinawagan na dapat. Ititext ko nga siya, sabihan kong tawagan niya o text niya yung ano, malilate siya. Traffic na? Text mo work. Malit ka. Iwasan mo na lang yung mga lugar na may traffic. Dito na tayo. Ano ba sabi? Minutes, kamo na lang. Hindi ah. Ano lang, 15 minutes lang. Hindi, pagdating niya doon, di okay. 30 minutes maximum. Ayan. Come now! Hello, Bucky! Gunnar, Gunnar. Kiss Papa first! Okay, go! Sit the car! Can you fly, girl? Tara na, sarado. Ayusin mo yung kapatid mo. Iatid muna natin si Ate Paypay, tapos si... balik kami dito. Bebe, kung makumupo ka na, ma-accident ka, wala ka. Seatbelt! Go. Wear your seatbelt, Dad. Seatbelt on mo yan. Tara naman, seatbelt mo. Ay, saan na seatbelt mo, guys? Where are going? No. Mommy, where are we going? We will, ano, atid ate, Paypay. Late ka ng konti pa, siguro 5 minutes. Oo nga pala, mag-ano lang pala. 30 minutes naman, sabi ni Papa. Ate, Pay, maximum pa mo na lang. Ang hindi ilog eh. Medyo traffic kasi doon. Meron yun. Laki ng doggy oh. Ate Pai, can you open this? Oh, excuse me. Traffic na ngayon. Give it to me.
Kumusta ang ano, anak? Buhay buhay. Thank you. Eh, kailan pa lang ano mo? Ayaw ko kaya sabihin. Nang? Ayaw mo? Bakit? Ayaw. Eh nung ano, nung nakaraang... Ayaw na lang. Ano mo sabihin? Ngayon naman dalagang buhay. Balita ako, umiyak pa daw ah. Ano ba kasing napeld, ano bang kinapeld mo nung unang ano? Guys ah, peld siya sa una. Ano ba yan talaga? Dito tayo sa kanod eh. Ayun talaga, inspection na nila. Wala namang perfecto sa pag-drive eh. But anyway, ako nga nung nagka-class 5 road test ako, maabot ako ng 5 times. Pero ano na ako nun, ang feeling ko, iba na ang feeling ko, talaga na-stress na rin ako nun eh, nainis na rin talaga ako nun eh. Sabi ko eh, pero nung nakuha ko, tapos si Mrs., nakuha niya lang yung sa kanya, mga ilang beses ka nag-road testan? Tatlo. Tatlong beses lang road test, oo. Oh. See, ako guys, naka-5 ako. Kasi siguro chinecheck nila yung mga maling ano eh, maling mga nakagalayo, nakagawian mo sa pagmamaneho. Actually, wala naman ako, hindi naman ako talaga marunong mag-drive eh. May lisensya ako ng drive ng kotse sa Pilipinas, yung professional 1-2-3 na sinasabi doon sa LTO. Pero actually, motor lang kaya kong i-drive doon sa Philippines. 4 wheels, hindi. So, anong nangyari ba? Ikwento mo nga sa amin. Wala, pabalik na kasi kami noon. Pabalik na kami, matagal na yon. Tapos, pabalik na kami noon. Naman, feeling ko naman okay na. Tapos, itong green light naman kasi. Nag-green light, Eh, mag-go naman na ako eh. Doon sa mountain, ang dami-dami naman kasi mga balik doon. Nag-stop ako kasi naantay ko siya na tumawid kasi natatakot ako. Pag nag-go ako, baka bigla siya tumawid. Kasalanan ko pa. Nag-alala ka. Yun yung iniisip ko. Hesitate ka. Oo, tapos, babalik na kami nun. So, yun na. Doon na siya. Nakita ko, nagmarka na siya. Okay. Nakita ko niya. Yun lang ba ang naging problema mo? Yung hesitation? Oo, okay ako sa paralel ko nga eh. Kayang-kaya mo? Oo, okay ako sa paralel ko. Hindi mo na. Tapos sa driving, okay na. Pero pag sa ano lang, yung pagliliko lang ako ng first lane, nakaagaw ko yung kabila. Yun, binawasan lang ako doon. Yun lang, dalawa lang marika. Tapos doon na ako nag-autofill sa ano? Autofill sa hesitation. Nang dahil sa baliw. Mm-hmm. Mga baliwbol. Marami rin kasi mga tolo-tolongis dyan sa ano eh. Doon sa mountain. May mga lugar kasi dito sa amin guys na maraming mga ano. Iyak ako kay Kuya doon sa driver's truck. Umiyak ka? Ba't ka umiyak? Siyempre, akala ko kaya nag-expect ako noon. Okay. Huwag kang mag-expect. Yun ang isang ano, huwag kang mag-expect. But don't worry. Keep grinding lang. Keep going. Siyempre, talagang kahit sino gustong makapag-drive dito kasi privilege dito sa Canada yan. Pero, darating ang panahon, makukuha mo rin yan. It doesn't matter, ilang beses ka mapel, ang importante, huwag mong susukuan. Class 5, class 1 lang yan eh. Class 5 lang yan eh. Sa kotse pa lang yan. Pero makukuha at makukuha mo yan. Hindi lang naman ikaw ang na-pilled ng road test eh. Kaya huwag kang mag-alala. Pero sa susunod, mag-focus ka na lang. Madali lang naman yung ano eh. Yung road test eh. Kasi 15 minutes lang yun. Iikot lang kayo. Kanan, kaliwa. Tapos, parallel parking. Yun lang naman. Usually yung mga training ko sa'yo dati, ganun lang. Tapos mayroon din naman binabayaran kang instructor na tumutulong sa'yo. Yan. Kumbaga hindi mo pa pagkakataon nun. Pero huwag kang mag-alala. Baka inano lang ni Lord na hindi pa ako okay. Better pa pag isang driving. Ganun, bakit tulog na naman? Ganun talaga. Pag baka ano na, wag, pa ako sa susunod. Wag ka lang mag-expect. Lord, maipasa ko lang ito. Ganun lang. Magdasal ka lang na maipasa, pero wag yung 100%. Nabuwagsak nga ako, miyak ako kay Lord, expect. Tapos nag-thank you na lang ako. Marunong ka bang magdasal ng ano? Nag-thank you. Paano ka ba magdarasal? Ano mami, yung dasal? Our Father. Kahit, siyempre, nandun na yung dasal. Hindi mo na kailangan pang itanong yan. Ala, anas. Bas kung ano yung, ang pagdadasal, kung ano yung nasa puso mo, yun ang sabihin mo.
Hindi mo na kailangan pa yung ang dami pang mga pa di ba, you don't need to Englishin pa ang pagdadasal. Kung ano yung nasa puso mo, yun lang naman talaga ang kailangan mong sabihin habang ano. Siyempre, oh, Tagalogin mo, kaya ilokanoin mo pa eh. O kaya kapang-pang, ganyan. Hindi, may nagdadasal kasi na Lord, gusto ko ganito, ganyan eh. Hindi nakalimutan mo nga humingi ng tawad sa Panginoon eh. Yeah. Diba? O, dapat humingi muna ng tawad. Pero huwag kang mag-alala, darating din ang panahon niyan. Kailan ba ang suso? Wala pa? Wala pang schedule? Malalaman na lang? Meron na. Oh, meron na. Oh. Sige, alam mo yung pagkano eh. Baka sakaling yan na yun. Hmm. Sarap mag-ready yun. Meron ka ng sariling ano. Magagamit mo na itong Civic natin. Oh. Ako nga noon pa, niluudan ko nga yun eh. Makukuha at makukuha mo rin yan. Niluludan ko kasi syempre mag-winter na yung mga ganito na. Ganito, November ako pumasa. Mag-winter na. Nung mga snow na ba nun? Oo, nung unang drive ko nga, snow, ano na eh, blizzard. Pinadrive ako ni Papa mo, kasama pa si... Meron ka ng, ano, meron ka ng class 5, class 1, class 5, kakapasa mo. First week ng after ng pagtanggap ko ng, ano, nag-blizzard na, tapos talagang pasalamat ako nun dahil talagang hindi ko may pasa pagka marami ng snow. Oo, oh, mahihirapan ka. Mahirap. Pero malay mo, makukuha at makukuha yan. Katulad ngayon, nagkakaroon ng break ka, ano bang meron ngayon dito, yung MPI, yung taga-examen ngayon, meron yata silang ano? Ano meron silang ano ngayon? Strike. Strike, oo. Oh. Strike pa, papay? Okay na sila, mami. Oo. Oh, wala man, tagal. Okay na, mabuti naman. 2 months sila nag-stop. 2 months, ha? Kita mo yun. Sayang kasi meron ka ng book dati, tapos in-adjust lang ng in-adjust. This time, sana maging okay na lahat. Para makapag-drive. Oo. Oh. Si Ate, meron hirap. Na? Road test. Kailan? Kailan? December. Parang December mid atay. Baka sakaling may pasanya rin niya. Malay mo, may pasanya rin. Di maganda para sa ganun. Makakapag-drive na kayo dito, papasok sa trabaho, pa-uwi. Oh, lalo pagka-winter dito, napakahirap dito na winter. Tamang-tama lang pala pa eh. Ang oras. Nagtumawag ka ba na malate ka? Yan ang nag-exosabot. Tamang-tama lang. Siguro mga 1 minuto. Anong oras ang uwi mo niyan? Mamaya. Mga bandang magbabas pa ako masiguro 8:30 sa 8:30. Hindi ka ba susundin ni Carlos? May work kasi siya. Okay. Ang ate mo? May work. Patayin mo na yan, ha? Oh, sige. Oh, sige. Oh, ba, atid lang namin tong anak ko dito tapos sa trabaho niya pagkatapos eh dito na kita yatin ng pay. Uwi na rin kami. Magluto tayo ng nilaga ngayon. Alright guys, andito na tayo sa bahay. Hi, with kids. Miss Bless Papa. Who's going to bless Papa? Hi guys, make sure you like and subscribe. We're trying to get the... Hi guys, make sure you like and subscribe. We're trying to make it 100,000,099 so we can get the golden YouTuber play button. Make sure you click the subscribe button and click the bell and add a comment. See you later. Gagaling nila mag-English kasi samantalang ang tatay bleed nose lagi kapag nag-sumasabak sa English. Nandito na tayo sa bahay, guys, ha. Makalat pa kasi kararating. Magluluto si Mami ng ano, nilagang ano. Ha, mamaya na, ha, pwede pa pala yung isa kong ano, battery. The door is locked. Kaya nga, ano ka lang? Magluluto si Mami ng nilagang baka para sa mga bata. Fix up yourself now. Mag-ano ka na rin doon. You take a bath or whatever. Si Mami muna ay mag-ugasan niya yung mga plato at saka magluluto ng sabaw. Ituin mo na yung sabaw, ha? Oo. What you gonna say? Get the YouTubers. Okay. Ito, gusto mo ito. Mommy, can you wear Sonic in my stove? Ah, guys, lulutuin na ni Mrs. yung nilaga. Yeah, actually, meron din kaming konti rito na pampainit ni Mrs. na BSOP.
Bakit ako ang Totoo lang guys. Itong asawa ko ang ano eh. Masamang impluensya rito eh. Ano, sasabihin niya sa akin yan. Ano, gusto mo bang uminom? Oh, bili tayo ng alak. Sabihin niya sa akin ni Macy's eh. Sabi ko, sige! Kasi ako, hindi rin naman ako masyadong nag-inom ng madami. Pag may matira dyan, hindi mo talaga maaasahang may maiinom pa yan. Kasi minsan, hindi rin naman namin nauubos itong alak nito. Nangyayari rin ni Rez baka ni Mami. Yan. Sabi ko nga sa kanya eh, di pagka tuwing gabi, isang shot eh, dalawang linggo ako sa karsada, eh si Mrs. yan, kada isang gabi, nakaka-isang shot. Hoy! Meron ba? Hindi kasi actually, pag na ano namin, baka konti na lang ang matitira naman yun. Naubos talaga yan, walang tira dyan. Sabi ko nga minsan, tama na kasi para may matira pa, hindi, busin na natin. Kasi ang alak din naman kasi dito, mababang ko. 40 lang, tignan mo guys ha. Tignan nyo. Besope, 40 lang sa Pilipinas. Ano, mataas ang proof ng alak dyan sa Pilipinas. Namiss ko nga ang alak niya, lalo na yung Ginebra San Miguel. Pero syempre, okay na to. Kaysa naman mga pitbahay pa ako makipag-inuman, di ba? It's normal naman sa atin yung nag-shot-shot pa minsan-minsan pag umuwi ng bahay. Okay naman ang sitwasyon ng ano natin, help muna natin ngayon, pero pag nagkaroon ulit tayo ng karamdaman, itigil muna natin. Balik diet ulit. Eh ngayon eh, enjoy na rin naman natin ang pag-inamin ng paminsan-minsan. Diba mami? Oo. Ayan. Yan ba lahat? Oo. Sa palagay mo, kakasya sa lagayan mong yan? Kunti lang naman yan pagka may ano na. Ito lang kainin ka. Yan ang magkakanin. Ngayon lang. Ito, baunin mo naman. Oh, yan naman talaga yung mabaunin. Bukas mo na yan, yan. Han. Kasi ako na lang mag-ano, kasi kapag ka, nabubulok sila eh. Alright, you guys. Ayan, luto na. Woo! The best talaga si Mami, oh. Halagang bad influence si Mami. Mayroon sa baho na pangpainit. Plus, meron din tayong sinasyat. Edi, wow. Yun. Ano, okay na, Han? Sige, magsantok ka na. Tapos, patapusin mo muna yung mga bago. Clark! Epos, stop that your phone for now. And let's eat po now. Let's go. Bakay, remove your... Ilagay mo muna dito yan. Pause. And put everything here. In the, ano, in here, in the top here. And we will eat in the table, okay? Okay, but how can I turn it off? Just close it. You know how to close it. Yeah, all right there. Welcome now, bring it here. How do I turn it off? You don't need to turn it off. Just put here. My phone is dead. And kunin mo yung mga paperwork and come here and eat here. Let's go. Oh. Mom, my phone is dead. Can I eat in the dining table? Yeah, we will eat in there. Kula Ate Sinel, let's go. Sa tipo pa yan ni tabihan mo naman. Let's go. Alright you guys, ayan. Let's pray now. And like and eat. Subscribe. Okay, go. Why can't the Mamaya na yung sumi. Okay. Can't sit what you mean. Okay, sit. Pray. Who's leading the prayer? Okay. Me. That's kind of corny. And guys, naubos ang battery. Oh. Nalubat. Papaalam na kami. Tatapos lang namin kumain. Yan. Say bye-bye na to the camera. Bye! Sorry, nalubat ang camera. Make sure you like and subscribe. We're trying to... Okay, bye-bye! Bye! Make sure to subscribe. Peace out! Peace out!